Siguro iba rin talaga yung marunong ka talaga. Kapag meron ka talagang ano, pag meron ka talagang alam sa menstruation ng babae, at alam mo yung cycle. Pag alam mo yung cycle, alam mo yung part ng nung part na magsisipin kayo na hindi mo siya yung pwede, ano yung time na alam mo yung ano, ay delikado kasi pag ginamit mo siya mabubuntis siya. Pero pag alam mo yung, ay hindi, ito yung pinaka kasi para mag-love making tayo, mag-sex tayo. Kasi pag may alam mo yung mga cycle na yan, yan yung pinaka the best na paraan para hindi ka magkaroon ng anak. Kasi although yung iba ano, kapag kasi yung sa lalaki at saka sa babae, yung egg ng babae at saka yung sperm sa ng lalaki, kapag nagsama at nabuo na yan, tapos meron na siyang dugo, nagsama na yan, nag-ulo-ulo na yan, di ba yung ganun? So, pag yun ipinatay mo, ano yun eh, cremant na yan, cremant. Pero pag dugo pa lang siya, wala pa, ano eh, wala kang pagkakasala. Kasi yun yung pinaka magandang ano, hindi naman pinagbabawalan kayo o ano, yun yung nakikita ko kasi tinanong ko yan sa isang pare, sa isang ano, father, ano, ibigang ano, pag ho ba yung lalaki at saka yung babae, yung egg cell ng babae at saka yung sperm cell ng lalaki, kapag nagsama at naging siyang nabuo na siya, may kung sa ano, nagpa-ultrasound ka na, tapos maliit pa lang siya, ay may ano, buntis ka na, tapos ilang months pa lang yun, bawa ay 3 months, tapos pinilaglag mo, ano yun eh, isa na yung cremant talaga, ano, pagpapaagas, parang nakakaawa talaga yung bata. Tinanggalan mo siya ng karapatan para lang mabuhay sa mundong to, tapos hindi mo pala kaya siyang itaguyod. Di ba maraming ganun na ano pala, yung lalaki hindi handa dun sa babae, wala siyang pampabuhay, wala siyang pangkain, wala siyang, hindi siya, ano, hindi pa siya ready. Kasi maraming kabataan o tao na ginagawa yun na napapanood ko eh, iniwan lang yung bata dun sa pintuan, pinabayaan na yung anak, mga anak uhugin, mga nag-aaway, tapos yung babae buntis, tapos binubugbog ng asawa, sinasaktan, hindi lang sinasaktan, puro panlalait pa yung ginagawa dun sa babae, buntis siya. Yung damdamin ng ina, kung yung sakit na ramdaman niya sa kanyang puso, sa nagbubuntis, ay dala-dala sinapupunan niya yung kanyang anak. Yung sama ng loob ng ina, mararamdaman yun ng anak. Tapos, yun sabi ko, edi father, yung bawa, wala pa naman po, nag-contact lang sila. Hindi naman sila nag-contact, tapos may nangyari. Wala naman pong nabuo. Kasalanan, ano ba yun? Hindi naman kasalanan yun eh. Kasi, ano ba, ang kasalanan yun kung hindi kayo kasal. Kasi, di ba, pagkasal kayo, okay lang yung mag-love kayo, mag-love making kayo. Pero, kung binata kit talaga kayo, tapos ano, may nangyari na sa inyo, ano din eh, parang pinangunahan naman si God nun, di ba? So, mas maganda nga kung iharap mo yung babae na, sa harap ng altar, pinandingan mo siya. Pero, sa unang-unang panahon, hindi naman kinasal talaga si ano eh. Wala namang magpapatuloy na kinasal si Maria at saka si Jose. Di ba, mga Hudyo mga yun eh, Hudyo. Tapos, wala, hindi naman sila kinasal sa simbahan. Pero, yung pagpapakasal kasi kung yan yung pamantayan ng tao yan na kailangan siyempre ano, magsasama kayo sa liga, at meron din naman kasi ano, benepisyo talaga na nangyari dun sa ano, na kapag kinasal kayo ay maganda yung ano, yung flow ng yung ano, ng biyaya ni God. Tapos sabi ko, ganun po pala, meron din palang kasalan kasi di ba ano, nagsama na nga kayo ng babae lalaki, tapos may nabuo na, tapos ano, meron ng buhay yung tao do sa loob, may buhay na yun sa tiyan mo, tapos pinilaglag mo, isa yung malaking kasalanan. Makakakonsel talaga. So yun lang naman for the vlog show, sorry, lalo't inaaway mo yung babae. May mga pagkakataon kasi mabunga nga ang babae, alin na nilalang kaya may mga manunumbat, nakita, tapos ano ka, stress talaga. So yung iba kasi kaya nagiging ano din, solo parent na rin talaga, ay ano, hindi magkasundo, at saka ano, mayroong ipinanganak na lalaking siloso, mayroon din babaeng siloso, ganyan, maraming problema. So yun lang naman for the vlogging show stories. Kung ako man po yung mali, di pwede naman ako i-correct, at yun kasi yung nakita ko, isa din sa mga dahilan kung bakit yung ugali talaga ng tao minsan ano,
yung bagang insect ano incapacity talaga. So kagaya ko, hindi dun sa pag-iwalay namin mag-asawa, pag kinento ko yung kwento ko, bida ko, pero with that, kailangan mo din marinig yung side ng isa, and then magkano, and then marami kasi talaga ano yung pinag-aawayan talaga, ugali, pera, minsan ka mag yung magulang ng lalaki, magulang ng babae, mama's boy, tapos hindi marunong, walang panindigan, and then yun lang naman. So, yung masamang-masamang comment, mabuti wala pa pinagkaiba yung pag-grupo yung sabayan dyan. Bye!